Sa ikalawang sunod na buwan, magpapatupad ng bawas ni Ila Meralco. Pero ang presyo naman ng bigas, nagbabadyang umakyat sa 60 pesos kada kilo ayon sa isang grupo. Saksi si Bernadette Reyes. May good news ang Meralco para sa mga customer nito ngayong Agosto. 29 centavos kada kilowatt hour ang kanilang bawas singil. Ibig sabihin, 58 pesos ang mababawas sa bayarin ng kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa loob ng isang buwan. Ikalawang sunod na buwan ang may bawas singil ang Meralco na dahil sa mas mababang generation charge. Sa ngayon, wala pang nakikita ang Meralco na epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo sa presyo ng kuryente. Pero kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo hanggang Setyembre, posible magkaroon na ito ng epekto. The power plants that use malampaya as fuel, the price of the malampaya fuel adjusts every quarter based on oil prices. It's very helpful that when they reduce their fuel price, nakatulong na sila sa pagbaba ng generation charge. Pero kung oil price hike ang pinag-uusapan, kasama sa pinaka-umaaray ang mga driver, gaya ng mga biyahero ng gulay sa Balintawak Market. Kailangan gulay eh. Kailangan ng tao. Kaya kahit natalo, bibiyahe na lang. Gayun din ang mga grupo ng mga trucker na kailangan daw magpataw ng dagdag singil na nakakaapekto naman sa presyo ng mga bilihin. Kung ikaw, ang biyahe mo ay Manila to Kabuyaw, ang dating sinisingil mo ay 20,000. Mm-hmm. Siguro marahil kailangan magdagdag tayo ng kahit 3,000 to 4,000. Ang presyo ng bigas, piso hanggang 5 piso ang itinaas mula nang magsimula ang Agosto. Kung noon tumataas siya 20-30, ngayon 100 ang persak ang itinataas. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture at sa amin na rin pag-iikot dito sa Muñoz Market sa Quezon City, wala na nagtitinda ng mga imported na bigas. Wala na rin mabiling regular at well-milled rice. Ang mabibili na lang, mga premium at special rice na nagsisimula sa 45 pesos kada kilo. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, maaari magka-problema sa supply ng bigas sa Setyembre dahil wala pang ani ang mga magsaka na sinabayan pa ng export ban ng India at tumataas na presyo sa Vietnam at Thailand. It will be a very tight supply situation in September. Mahirap tayong umasa from imports to supply all of it. So the second possible source of our stocks will be the early harvest. Hindi lang supply ang hamon, kundi pati presyo ng bigas na baka umabot sa 60 pesos kada kilo, lalo't na sa 34 pesos na ang bentahan ng palay. Ang layo na, from 17 umabot na sa 33 ngayon, almost double. Siguro mga 60 na yan, at least 60. Normally, times 2 yan eh. No? So 33 should be 66. But the more efficient traders, millers, baka magawa nila ng paraan. So, paglagay mo na 60 to 66, retail. No? Sa ngayon, meron na atang ganung presyo, di ba? Sa the higher class rice. Pero base sa kwenta ng DA, lalampas ang kabuuang ani ng bansa ng 20 million metric tons ngayong taon. Ang ating projection sa mga susunod na harvest ay palagi ko lalampasan natin yung production natin noong 2021 at saka 2022. Yun ang panatin na. Basta wag lang tayong tamaan ng mga malalakas na bagyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.